channel. So, today, papakita ko muna sa inyo, guys. Anong itsura ng nag-lockdown niya siya ngayon. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura nung aming lugar. Kasi nga, kanina lang siya nag-lockdown, guys. Kasi bumili ako kanina sa tindahan. Bumili ako ng mga gamitin namin dito sa loob ng bahay. Kasi nga, bawal na lang lumabas. So, marami ng mga nagka-curfew ba yung tawag doon, guys? Nagka-curfew dyan sa labas. So, sinarado na lahat, pinasara lahat ng mga tindahan. So, itsura ng lugar namin dito. So, ito na siya, guys. Ito na mga besh. Dito yung aming, dito kami nakatira sa lugar na ito. So, ayan. Wala nang tao. Sobrang, dito ako nagtitinda, nagtatrabaho. Pero, ngayon, wala nang people. Ayan. Super tahimik na siya. Grabe ang mini, ang tahimik. Yun guys, walang tao. So, sarado din kami, ayan. So, ang dami naming walisin mamaya. So, magwawalis kami mamaya. So, ito yung tindahan na... Ayun guys. Super dofer, nakakatakot na kasi dito sa aming lugar, mga besh. Meron na daw, nagkasakit ng corona. Ganun nga yung sakit na yun. So, hindi ko alam kung bawal banggitin yun dito sa video. Nakakatakot siya. Paglabas ko kanina, hindi pa naman ako masyadong, hindi pa naman ako nagmasgas, guys. Guys, nakita nyo? Wala nang mga sasakyan kasi binawal na. Binawal nang pumasok yung mga sasakyan dito. Bawal nang lumabas. So, dito na lang kami nakakulong na lang. Kasi mas maganda na yung dito ka lang sa loob ng hindi tayo kapitan ng sakit. Ayun. Kanina nagulat ako, pumunta ako sa may store. So, pasara na sila siguro 8-9 AM ata yun. So, grabe. Doon ko lang na nagpapanik bahayin talaga sila. Naubos yung pinda ni Kuya. So, nakibili-bili na rin ako, guys. Nakibili-bili na rin ako. Baka mawalan na kami ng bumili na rin ako. Yes, mga noodles, ganon. Yun yung binili ko kanina. So, marami nakakatakot. Nagpanic buying kanina doon sa may tindahan. So, nakipanic-panic buying na din ako. So, hindi pa naman ako nakamask kanina ng paglabas ko. Kasi, Diyos ko, bumili ako ng saging. Alam niyo pa guys, bumili ako ng saging. Ito. Bumili ako ng saging. Magkano yung presyo nito? 80 pesos lang ang presyo nito nung wala pa yung ako ng yan, yung sakit na yan. 80 pesos lang siya, pero bumili ako kanina, 120 pesos na ang isang kilo. So, grabe, ang taas niya, ang mahal niya. Ba't ganun, no? Kung kailan may mga pangyayaring ganito, sinasamantala naman nila yung mga presyo, tinataasan nila yung presyo, pati yung alcohol na ganito lang kaliit, ganyan lang kaliit, guys, yung 18 pesos lang ata yun, 80 pesos nila tinitinda, dapat talaga hulihin yung mga ganyan, yung mga mapagsamantalang tao na ganyan. Alam nilang kailangan na kailangan ng tao, alam nila yung mga mabibiling bagay na itinatas nila yung presyo. Mga tao talaga mga mapagsamantala, makapipenta lang ng alcohol. Ako hindi na ako nakapagp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